Wala naman ako masabi. Then birthday ko ulit next year, ha? Ayoko naman talaga ng birthday, kaya kinakabahan ako. Gusto kong ang masasayang at produktibong bahagi ng buhay ko ay dito sa UP. Kapag sinabi mo mahal ko yung UP, kung yun eh, abstracto. Hindi yung UP yung nakikita dahil dito sa UP, pag nakinig ka rito, hindi mo pwedeng mahalin itong eskwelahan nito. Yung UP ay nasa damdamin. Medyo sentigang. Nandito tayo naman, di ba? Hindi ko nga maintindihan. Nagsiselebrate tayo, tapos sa mga wala na akong trabaho. Sa mga critical na buhay, na bahagi ng aking buhay, laging nandiyan ang UP. Inimbita ako noon ni Rogelio Ordonez, Rogelio Sica, Robert Maceta, kaya ako naligaw dito. Nung nasunog yung bahay ko, pwede na ako magtayo ng grocery. Maraming-maraming bigas, maraming-maraming dilata. Pwede na rin ako magpukay-ukay. Lahat ng dilatang, hindi ko tinignan kung yung ano na, tapos na yung date, expiration date. Nagsiluwag ang kanilang mga cabinet at ipinadala sa akin ang mga laman. Noon ko naramdaman na, mas maswerte ako kasi pag namatay ka, hindi mo naman alam kung sino pupunta eh. Ito nakikita ko yung mga kaibigan ko sa UP na ang higit na natuwa yung aking mga kapitbahay. Hindi naman ako nagsusunod ng brabo. At maraming pagkain. Nung minsan din, nagtampo ako ng matindi sa UP. Ganun talaga, para rin sa toong pagmamahal ng katampuhan. Umalis ako talaga dito. Ang alam ko sa UP, pagka nag-retire ka, sasabihin lang sa iyo ay wishing you good luck and thank you. Hindi ko alam kung anong nangyari at yung Board of Regents nag-meeting. Tapos si President Nemenso, sinulatan ako. Kaya natutunan ko, mas malaki yung sweldo ko sa kanya. Sabi niya, John, bumalik ka sa UP. Ako nga dito, ang sweldo ko lang ganito eh. Na, hindi ko alam kung paalas kahin ko ba or what. Inutusan ng Board of Regents, si President, inutusan si Maris, tapos kinausap ako ni Tim, si Rose Stories UP, na babalik ako sa UP. Ang una, gusto mo bang mag-aral abroad? Sabi ko, ayoko nga, nasa Pilipino nga ako, tapos pa English inyo na naman ako. gusto mo ba magsulat ka na lang, magsulat hanggang mainit yung ulo mo? Hindi, wala akong hiningin kapalit. Bumalik ako kasi mahal ko yung UP. Yung ikatlong critical, yung sorry din na, malaki krimen ko kaya din eh. Hindi ko alam kilala ko. Kung alam ko lang, pagka maganda yung suit ko, yung parang ganito, daan ako ng daan sa harap ng dean's office, ayaw naman lumabas. Pero kapag naka-short ako, tsaka naka-chinelas, nagtatago nga ako, daan naman ang daan. Salamat din. Kaya ako hindi na, kaya simpatsa ko na sa mga disappeared. Siguro ko hindi sa UP disappeared ako. Naranasan ko na hindi na ako pwede uminom sa saras kasi kinukuha na ako ng litrato ng mga hinayupak na ahente na hindi ko maintindihan kung bakit kailangan i-advertise pa na copy, reporting, yung mga ganun. Ano ba masasabi ko sa... Nung nagalit ako nung... Kaya nga nag-press release ako nun eh, yung KPN. Sabi ko yung mga engot na to, mag-enroll ka lang sa klase ko, kung masasabing ahente ka, pwede ka mag-consultation sa akin everyday, no? Bukod sa makakainuman mo ako, makakakapihan mo ako, o sa halip na buntot ka ng buntot sa akin, mahal yung gasolina, pwede namang tingnan na lang ako sa Facebook, o kaya tingnan sa dictionary. Sa panahon ng ganong insecurity, ayokong may matamay na tao.
Then, salamat sa pagpapahira mo sa akin ng kotse at saka ng pagpapahira mo ng bahay na hindi ko tinanggap dahil pahiram lang naman. Pero kung sinabi mo, sa'yo na lang, katanggap ko yun. yung iba wala dito. Alam niyo ba, yung mahalaga yung mga ganyang karanasan, dyan walang malalaman na may nagmamahal sa'yo. At ang naging desisyon ko, natutunan kong tumira doon sa kwarto ko sa third floor. Ang alibay ko, wala akong room na pwede ako mag-art. Na totoo naman, eh kaso naman na hanggang ngayon, nararamdaman ko pa kung minsan yung trauma. Nagigising ako sa mga pagsak ng boots at pagsak ng baril. Hindi masarap. Ang kaya ko lang ilaban sa pagtarahas ay ang aking sining. Dalawang libro ang naisulat ko. Laman nyo. At ang mga nandito nito ay ang sarili kong protesta. Maliliit lamang. Kaya ko nagawa ang lahat na yon sapagkat marami akong katuwang. Mahal ako ng aking pamantasan. Mahal ako ng mga taong kaharap ko rito. Kung napapansin nyo, wala akong kaibigang malalaking tao. Walang cabinet member, walang senador. Pwede namang imbitahin kung kailangan. Natutuwa ako sa aking pagdiriwang, sa aking pagbibitiw. Ang kapiling ko ay ang maliliit na minamahal ko. Sa itaas, nandiyan yung mga janitor, yung mga tao sa kantin. Kaya ako hindi pwedeng isumbukete na bawal uminom sa UP eh. Kasi yung kainuman ko, yung mga security guard. Tatago kami doon sa may hugo. Wah! Tinutuwa ko niyo! Ikaw? ID, mga bayan, makino, makasimangot, at gusto mo yung ID masaya. Gano'n ba karaling bayani? O ito, may manong ko dyan. Ang ID ang hinahanap ko, hindi yan. ID, nasa na? Hindi po. Alam niyo namang hindi. Sarap to. ID! Manong, ID! Nahamon niyo yata yung pagkalalaki ko eh. Tol, ready lang kayo. Rest ba kayo mamaya? Hindi porke malaki, matatakot ah. Okay, show niyo to. ID, wala pa kayo ID dyan. Magsasambung taon ako dito sa UP, nilalampas-lampasan niyo ako. Dire-diretso kayo sa inyong kwarto, tinanong ko nga minsan kung sino yung mamang yan eh. Yung mamang mukhang pasyente na yan, sabi ko, dumadaan-daan lang sa harap ko lagi. Abay, sabi ng mga sunog bagay eh, yan si JC, ano ba sa? Sino ba yan si? Jesucristo Resurrection? Sino ba yun? Kasi lagi kami nakakuntot na mga lalaki. Na nagkakalabing dalawa eh. Kala ko kung sino. Tapos sabi, may nag-aaral daw naman sa mga pambansang bayani. Pero, hindi kaya si Jose Cruz Rizal? At yung mga kasama niya ay mga Rizalista. Sabay, sabi ko. Sino ba itong mamang to na ang ilap-ilap sa akin? Lagi ako nilalampasan samantalang hawak ko ito. Lagi na lang ako nilalampas-lampasan mo eh. Kaya sinimental ako yung pagkakataon. Tapos bukod sa paghingi ng dagdag na sweldo kay Chancellor. Nilalampas-lampasan nyo pa kasi sinusuhulan nyo pa ako, pinibigyan nyo pa ako ng sigarilyo. Nung tinanong ko nga yung mga sulog baga dyan, nakasamahan nila. Ay, magkano na yan?
yan, magre-retiro na yan. Puntahan mo na lang para makilala mo siya. At nung linggo, patakas kong tinignan kung ano yung mga pinagkagawa mong katarantaduhan. Gitara, pinagsama sa araro, ginawang upuan. Ano pa naman yan? Dinugdut-dut-dut-dut nung naging filter, gano'n? Ano ba yan? Tapos nag-post ka nun, di ka naman nude. Hindi ako sa conspiracy daw yun. Ano ba yung mga tarantaduhan yung ginagawa? Hanggang nabasa ko ngayon ni Bruno. Abay, akala nyo nagpapasa rin kami. Akala nyo pero mga na... Nibintidentaso lang namin yung pinagintasa. Putang yun ah. Doon kita nakilalaman. Galing-galing mo palang magsulat! Eh tungkol sa akin yung tinutuwento mo eh! Ako yung tinutukoy mo din eh! Na ako yung si sarili eh! Ha? Walang iyak! Ako yun eh! Alam mo ba? Gagamitin ko na nga sa ating pagkakadong arap si Chancellor, si Dikana, at saka yung bago nating tagapangulo eh. Aarestuin na sana kita at kapahin ka! Ano yung mga pinagtatatakbo mo dyan? Dahil lagi ka nalang dire-diretso sa kwarto mo paglabas ang dami-dami mong tanga. Doon ako ginapangal at lungkot. Sasamantali ko pagkakataon na magpapirma sa inyo. Umulpin ko ko ba dyan dahil magpuntangan na ako. Ano ako si Bunso? Alam ko, bawal sa akin ng biyak. Kasi isa naman. Mahal ko. Salamat. Salamat. Bago pumasok si Katie yun yung binabanggit ko, napakasarap ng pakiramdam. Napagtumingin ako rito, mga batang manunulat. Maraming kabataan manunulat. Hindi nagre-retiro ang manunulat. Hindi nagre-retiro sa gitna ng labanan. Natatalo ang nagpapahinga. Patuloy tayong magsusulat kasama ko kayo. Mga kabataan at mga kaguro, mahal ko kayo. Salamat.